Hello mga ka-farmers! So for today's video ay babahagi ko po sa inyo ang aking ginawa sa aming bansot na biik mga ka-farmers at after 1 week, nagkalaman na po sila. Kung napanood niyo po yung previous vlog ko mga ka-farmers, nakabili po ako ng 2 biik. Mga payat pa po sila mga ka-farmers. Last October 1 ko po sila nabili. At ngayon, 1 week na po sila sa akin at nagkalaman na po sila mga ka-farmers. Mura lang po yung bili ko sa kanila mga ka-farmers. 1,600 lang po yung bawat isa. So before ko po i-share sa inyo yung ginawa ko mga ka-farmers para magkalaman agad ang aking mga bansot na biik, bibigyan ko po muna sila ng feeds mga ka-farmers. So ganito po kadami yung feeds na ibibigay ko sa kanila mga ka-farmers ngayong tanghali. At lalagyan ko siya ng kaunting Vitamin Pro. Water soluble po ito mga ka-farmers, kaya kaunti lang po yung i-mix ko dito sa feeds, then yung the rest, i-mix ko po siya sa tubig. Multivitamins kasi itong Vitamin Pro mga ka-farmers. So ayan, kaunti lang po yung inilagay ko. I-mix ko po muna siya, then ibibigay ko siya sa mga biik. Kada pakain ko po sa kanila ay mag-mix na po ako ng Vitamin Pro. Then yung tubig nila, lalagyan ko rin ng Vitamin Pro. Water soluble po ito na multivitamins mga ka-farmers. So yung patubigan natin sa baboy mga ka-farmers, lagyan din natin ng Vitamin Pro. So ito, isang tabo. Mag-mix lang tayo ng kaunti din mga ka-farmers. Then ilalagay na natin sa lalagyan ng kanilang tubig. Sa ngayon kasi, hindi pa familiar na mag-inom ng tubig yung mga biik na ito mga ka-farmers galing sa pig drinker. So dito lang natin ilalagay sa kanilang kainan. Ikalawa mga ka-farmers, napapakain po kami ng ilang beses sa isang araw. Pag ganitong pangangatawan sa biik mga ka-farmers, kailangan po napakainin natin sila ilang beses sa isang araw. So as much as they want mga ka-farmers, kailangan po natin nabigyan sila ng pagkain. Hanggang sa gusto nila mga ka-farmers, pakainin po natin sila. Basta tingnan lang natin mga ka-farmers na hindi po sila na-overfeed. Itong sa amin, pinapakain po namin sila 4 beses sa isang araw mga ka-farmers. Sa umaga, sa tanghali, sa hapon at sa gabi. So before kami matutulog mga ka-farmers, nagbibigay po talaga kami ng pagkain sa kanila. So sa nasasabi ko mga ka-farmers, bigyan po natin sila ng pagkain hanggang sa gusto nila, but we have to make sure naman po na hindi sila ma-overfeed. Dahil kapag ma-overfeed sila, magtatai din po yan at isa din po yan sa rason na mababansot talaga ang ating mga biik. So yung pangatlo namin ginawa mga ka-farmers ay pinupurga po namin sila. So pagkarating ng mga biik na ito mga ka-farmers, nagpupurga po kami dahil napapansin din namin na marami yung kanyang mga red rashes sa katawan at palagi silang nangangati. So pinupurga po namin sila mga ka-farmers. So that's why after 1 week, meron na pong improvement ang kanilang pangangatawan. So yan po ang isa sa mga technique natin dito mga ka-farmers kung paano ba magkalaman agad ang bansot na pangangatawan ng baboy. Then yung ika-4 mga ka-farmers ay nagbibigay po tayo ng vitamins. So after 3 days na mapurga sila, nagbibigay po agad tayo ng vitamins. Yung injectable po na vitamins mga ka-farmers, Dexan SP po yung binibigay namin that time. So, habang nagpapakain naman kami ngayon, binibigyan ko rin sila ng Vitamin Pro mga ka-farmers. Itong Vitamin Pro, water soluble po ito, meaning sa tubig po natin yan ihahalo.
Pero yung sa akin mga ka-farmers, nilalagyan ko po ng kaunting powder yung pagkain nila para at least meron po silang makain kasama sa feeds mga ka-farmers. At meron ding vitamins yung tubig na maiinom nila. Minsan kasi hindi nila mauubos yung tubig sa lagayan mga ka-farmers. Kaya nag-additional ako ng Vitamin Pro dito sa kanilang feeds. So far mga ka-farmers, okay naman po yung pangangatawa nila. So, ayan. So, ayan mga ka-farmers, makikita nyo po talaga na bumibilog na po yung kanilang tiyan. At medyo humahaba na po. Nung bago sila dumating, mapapansin nyo po talaga na ang payat nila mga ka-farmers. So, ayan. Natutuwa po tayong tingnan sila na ganyan na po yung pangangatawa nila mga ka-farmers. So, kung meron kayong mga bansot na biik mga ka-farmers, huwag po kayong mag-alala agad. Subukan nyo po muna na bigyan sila ng pagkain na as much as they want mga ka-farmers, bigyan nyo po sila ng pagkain. But we have to make sure na yung feeds na binibigay natin sa kanila ay premium po or yung high density para matugunan po yung mga vitamins and minerals na talagang kailangan ng kanilang pangatawan. At syempre mga ka-farmers, huwag po nating kalimutan na magpurga. Very important po ang pagpupurga sa ating mga biik mga ka-farmers. Dahil kahit na nagpapakain tayo ng magandang feeds, kahit na premium feeds po yung pinapakain natin, kapag hindi po natin yan pinupurga, ang tanging makabenefit lang po sa mga vitamins and minerals na na-take in ng ating mga baboy ay yung mga bulate lang po sa loob. So, much better po talaga na puksain po natin yung mga parasites sa loob ng tiyan ng ating mga biik mga ka-farmers. So, yun lamang po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. Sana ay palagi ninyong subaybayan ang channel natin sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-click sa bell button para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Saka po ako po kababaihan, hindi po hadlang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga ng kahit anumang hayop na pwedeng mapagkitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.